makapag-live nga. Busy tong amo ko eh. Kanina pa to pabalik-balik. Para di niya alam. Balik-balik eh. Nahawakan pa yung kitty niya sa harapan ko. Kanina pa siya pabalik-balik. Kaka-visit na. Mag-isa lang. Ako dito, dadalawa lang kami. Umalis yung amo ko. Kasama yung mga anak niya. Hindi ako sumama kasi sabi ko masakit yung buong katawan ko. Baka may bigla siyang gawin sa akin. So maganda yung naka-live na ako. Nagsiselfon siya mamaya tapos picture-picturean niya ako. Alis na naman. Tapos babalik na naman mamaya. Kanina nandito na sa harapan ko, hinawakan niya yung titi niya sa harapan ko. Kabisit. Tapos pinipicture-picturean niya pa ako. Mamaya nakita niya yung nakita nung asawa niya. Wala na. Meron pa noon. Yung hinahawakan niya yung p*** ko. Nanghihipo siya. Tapos bigla siyang aalis. Ang bilis ng ginagawa niya sa akin. Wala siya yung umalis. Parang nakaramdam na may kinakausap ako. At di dapat ako nagsalita kanina para nakikita niyo yung gagawin niya. Kanina pa picture ng picture sa akin, pinipicturean niya ako.
mapapatay ko ata to ng di oras. Dadalawa lang kasi kami. Hindi ako sumama sa amo ko kasi sobrang sakit nga yung katawan ko. Kasi pag may pupuntan sila, natatrabaho din ako. Sinabi ko kasi sa amo ko na masakit yung buong katawan ko kaya hindi na ako sinama. Dalawa lang kami. Ayan yung problema ko na hindi ko masabi-sabi sa pamilya ko. Akala nila okay lang ako. Kasi alam niyo naman sa OFW, kailangan itago lahat niya. Ayun yung matagal ko ng problema na hindi ko masabi-sabi sa pamilya ko. Akala nila okay lang ako. Kikita nila akong masaya. Hindi nila alam yung pinagdadaanan. Ayaw ko kasi silang nag-aalala sa akin. Napapatay ko ata ito ng di oras.